morning again and welcome sa ating virtual classroom. So ngayon pag-uusapan natin yung case 6 ng trigonometric integrals. No? So again, ito mga trigonometric integrals na ito ay yung mga trigonometric functions na hindi simple, no? So complex. Kasi meron tayong technique na nasa lesson 2 natin, yung simple trigonometric functions, yung sine ay cosine or cosine is sine. So ito mga trigonometric integrals na ito, medyo mas complex yung forms na hindi siya ma-applyan ng mga simple trigonometric functions natin na integration. So, yun, merong 9 cases to according to the TC7 book. So, 9 cases, pero i-discuss natin dito sa video na to ay yung case 6 lang. So, yung case 6 natin is for tangent secant na combination, no? Tangent x, secant x, at saka cotangent, cosecant x na combination. So, para mas madaling kabisaduhin kung anong mga cases yung kailangan na or anong cases yung ma-apply. Case 1 to 3 is yung sine cosine. Case 4 is tangent. Case 5 is secant cosecant. Case 5 pala is tangent and secant, tapos ang case 5 is cotangent cosecant. Tapos ito, case 6, ito na yung combination ng dalawa, na tangent secant, tapos cotangent cosecant. So, ganoon lang yun, no? Para mas madaling makakabisa. No? So, where m is a positive even integer. No? So, ang titignan na lang dito yung kapartner ng secant, tsaka kapartner ng cosecant. Dapat positive even integer. So, even integer yung mga integer na divisible by 2. No? So, mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc., etc. So, again, dapat hindi siya add. So, ang add naman yung mga hindi divisible by 2. Okay, anyway, alam nyo naman yan. So, titignan nyo lang yung kapartner ng secant tsaka ng cosecant. Pag meron kayong makitang form na ganito, no? And then, yung solution natin is, ito lang, no? I-reduce lang natin sa form na to, yung equation natin. If m here for secant is positive even, and if dapat may m to, no? Dito sa cosecant, meron kang m dyan. Dito sa cosecant, yan. So, m, if the m for cosecant is positive even integer, so magiging ganito yan. No? Ito yung form na susundin natin. So, again, i-reduce lang talaga natin to a much simpler form, tapos i-integrate natin. So, sample problem tayo, tangent 5x, secant 4x dx. So, titignan natin dito is kapartner ng secant or yung exponent ng secant. 4, so that's a positive even integer. So, wala na tayong pake dito, no? Kung ano yung exponent ng tangent. Basta, for case 6, ito lang talaga yung titignan natin. Either secant or cosecant, okay? And then, recall na pag m equals, m is a positive even integer, tapos tangent secant, ito yung goal natin, no? Yung i-reduce natin yung equation natin to this particular form. So, yan. Fix na yung ibang ano dyan. Kukopyahin lang natin yung equation, exponent, tangent x, so 5 ang exponent. Ito naman, fix na to, no? Tangent squared x plus 1. Ito lang yung magbabago, no? Yung exponent sa labas ng parenthesis. So, m minus 2, that's 4 minus 2, that's 2. Divided by 2, that's 1. So, 1 yung exponent dito, hindi na natin kailangan ilagay, no? And then we have the last term, secant squared x dx. Ngayon, ito na yung simplified form natin. Pwede nating i-distribute yung tangent 5x tsaka yung secant squared x dito. So, tangent 5x, tangent squared, magiging tangent 7, tapos secant squared. No? So, i-distribute lang yan. Wala tayong ibang ginawa dito na ano. Dinistribute lang natin yan. So, magiging tangent 7, tapos meron ang secant squared x dyan. And then, distribute din natin ito sa kabila. May tangent 5, secant squared x dx. So, ngayon, medyo familiar na yung form na to, no? So, pwede na natin gamitan to ng u substitution. I-let u natin yung tangent. Tapos, alam naman natin, du for tangent is secant squared x dx, which is conveniently andito na. So, yan yun, no? So, pwede natin gamitan na ng u substitution. Ito yung magiging integral natin. So, for this one, ang n natin is 7. So, we'll have tangent n plus 1 over n plus 1. Tapos, ito naman, ang n natin is 5, n plus 1 over n plus 1. So, review lang dun sa u substitution na method natin. And then, yun. Plus c. And then, simplifying pa,
magiging ganito yung final answer natin for this particular sample na integral. Okay? So, yun pa rin yung gagawin, no? Lagi natin inuulit-ulit yan dito na i-reduce lang to a simpler form and yun, saka mo i-integrate. So, kung may kailangan i-expand na nasa parenthesis, i-expand. Kung meron kailangan i-distribute, i-distribute para mas ma-simplify yung equation and yun, mas mapadali yung pag-integrate natin. Okay? So, yun na yun. Yata, no? Para sa case 6. So, case closed. Char lang. So, yun. Salamat ulit sa panonood and see you sa next na upload natin. Thank you!